Hello my love, this is Gena Pilipinas sa Espanya. Welcome to my YouTube channel. So for today's video, hindi muna tayo mag-beauty talk ngayon. Wala na muna tayong pag-uusapan tungkol sa pagpapaganda. Sasagutin ko lang yung request ng isa sa mga nanonood sa atin na nagkataon na pinsan ko. So ang tanong ng aking pinsan ay, hello Marisa, pwede magpaturo sa'yo step by step kung paano magkaroon ng YouTube channel. Okay, hindi ito yung unang pagkakataon na may nagtanong sa akin, nagkataon lang na wala akong time. So, pero ngayon, susubukan kong sagutin para dun sa mga nagtatanong. Pero bago tayo mag-umpisa, kung bago pa sa channel ko, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pati ang notification bell para updated ka sa mga future videos ko. Okay, so let's start. Paano nga ba mag-umpisa ng YouTube channel? So, first, kailangan mo ng YouTube channel. Siyempre. Bago ka gumawa ng YouTube channel, i-check mo muna, kailangan meron kang Google account. Kasi ang isa-sign in mo sa para sa iyong YouTube account ay yung iyong Google account. Ngayon, lahat naman tayo ay high-tech yung mga hawak na mga telepono natin. Ngayon, ano, baka kasi katulad nyo ako noon na kasi dati, way back 2013, nagkaroon ako ng tablet. At sa tablet na yon ay kailangan ng Google account. So, yung time na yon hindi ko alam na meron na rin pala akong YouTube account nung time na yon. So, hindi ko alam. Kaya ngayon, yung mga hawak ninyo ngayon, kung cellphone man yan o tablet man yan, i-check ninyo kung yung YouTube ninyo ay naka-sign in na. Kasi sometimes, may mga pagkakataon na ganun yung nangyari. Kasi sa akin, ganun yung nangyari. Ibig sabihin, kung ano man yung ginagamit mo ngayon na may Google account, kaya telepono mo man yan, tablet, etc., etc., i-check mo ngayon. Punta ka ng YouTube. Okay, so ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano ninyo ma-check kung meron na kayong YouTube channel sa iyong telepono. Gamit yung Google account na naka-sign in sa telepono mo o kahit sa laptop or tablet. So, punta ka sa YouTube, then check mo yung nasa upper part. Kung meron ka na, kung hindi mo alam, ang nakalagay dyan, ito kasi naka-sign in ako. Ang nakalagay dyan ay bilog lang. Kapag hindi mo pa alam na meron kang YouTube channel. Then, i-click mo yan, punta ka dyan, lalabas dapat dyan yung pangalan mo, yung Google account mo, lalabas dapat dyan, pati na rin yung email mo. Then, punta ka sa your channel. Kapag lumabas dyan at naklik mo na, ibig sabihin, meron ka ng YouTube channel. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-upload na ng video. Start ka na mag-upload ng video kapag ka meron ganun. Pagpasensya nyo na kasi medyo masakit na yung aking lalamunan kasi nakailang video na ako ngayong araw na kailangan ko kasing tapusin. Kasi next week ay may gagawin ako kaya hindi ako makakapag-film. So, anyway, continue tayo. So, yun nga. Kapag na-check mo na meron ka ng YouTube channel, mag-start ka ng mag-upload. Then, yung duration ng i-upload mo hanggat maaari, huwag masyadong mahaba. Kasi ang target mo na makumpleto ay yung watch hour mo plus yung number ng subscriber na hinihingi ni YouTube. Pero kapag ka nag-uumpisa ka, huwag mo nang isipin yung mga requirements ni YouTube. Ang isipin mo lang, mag-enjoy ka sa kaka-upload ng mga videos mo. Like sa akin, nag-enjoy lang ako sa pag-upload ng mga videos ng pamilya ko dito sa Espanya. Kasi nga yung time na yon 2018, nakuha na namin yung anak namin. Kaya lahat ng mga gala namin, lahat ng mga pasyal namin, na-upload ko talaga yon. Ang technique kasi dyan, huwag kang mapipressure dun sa requirements na hinihigi ni YouTube. Mag-enjoy ka lang. At mas marami kang uploads, mas mabilis mong makukuha yung requirements ni YouTube. Lalo na yung 4,000 watch hour na hinihingi ni YouTube. And hanggat maaari, pure content ka lang, hanggat maaari, hayaan mong pumasok sa'yo yung requirement ni YouTube. Hayaan mo na kusang mag-subscribe sa'yo yung tao. Kasi, ang maling-maling ginawa ng mga kasabayan ko noon na ngayon ay hindi na nag-YouTube ay yung makipag-subtosub, makipag-BLS, etc. etc. Na-monetize sila ng mabilis. Ngayon, hindi na sila nag-YouTube kasi akala nila ganun kadaling kumita dito sa YouTube. Hindi ka kikita dito sa YouTube kung wala kang organic subscriber at wala kang organic viewer.
dapat mong i-avoid kapag nag-uumpisa kang mag-YouTube ay huwag na huwag kang kukuha ng content ng iba at i-upload mo yon sa sarili mong YouTube. Mali yon. Foul yon kay YouTube. And hanggat maaari, original content mo dapat ang i-upload mo sa YouTube channel mo. Last, tulad nga nasabi ko kanina, huwag kang mapipressure, kunin yung requirements na YouTube, mag-enjoy ka lang. Huwag kang mapipressure, hayaan mo lang na dumating yung mga kusang magsasubscribe sa'yo at hayaan mo rin na dumating yung mga kusang manonood sa'yo. Ang dami kong kasing mga kasabayan noon na ngayon ay hindi na nag-YouTube dahil pinush nila yung requirements na YouTube sa madaling panahon. So nakuha nila yung monetization sa mabilis na panahon. Ngayon, hindi na sila nag-YouTube kasi tinamad na, kasi hindi daw sila kumikita. Kasi ang problem na nakikita ko sa mga yon ay pinush nila, dinaan nila yung kanilang subscriber sa sub to sub, hindi nila inantay na magkaroon sila ng mga kusang subscriber, and pinush din nila sa pakikipag-BLS and watch to watch yung kanilang watch hour. Minsan, pinush din nila sa pakikipag-live streaming. Next tip na pwede kong ibigay ay kung ano ba yung pwede mong i-upload. Ang number one na pwede mong i-upload yan ay kung ano yung hilig mo. Huwag na huwag kang mag-upload ng isang bagay na napanood mo lang tapos ginaya mo. Huwag na huwag mong gagawin yan kasi lalabas at lalabas sa malalaman ng viewer mo kung ginagaya mo lang yon. Let's say kung magaling ka sa mga information, then yun ang i-upload mo. Pero make sure na tama yung impormasyon na ibibigay mo sa tao. Kasi nga, video content yung gagawin mo, maraming makakapanood. Information content or information video is crucial kasi maraming maniniwala dyan at paniniwalaan yan ng mga taong walang alam at ng mga taong naghahanap ng informasyon. Yung number one na pwede mong i-upload na walang pwedeng magsabi sa'yo na mali yan ay yung family vlogs, daily vlogs, personal vlogs. Yan, walang pwedeng magsabi sa'yo na mali yung vlogs na ginagawa mo. Kasi sarili mo yan eh, parang yung diary ng buhay mo ay ibinivideo mo lamang. Alright, so thank you for watching my loves and sana nakapagbigay ako ng panibagong informasyon sa inyo tungkol sa mga taong gustong mag-umpisa mag-YouTube. Kung nagustuhan mo itong video natin ngayon, please don't forget to give me a thumbs up. At kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel. At i-click mo na rin pati ang notification bell. At huwag mo kalimutang i-click ang all after ng notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod ko pang videos. Thank you for watching my loves and always remember to be beautiful and good luck sa mga gustong mag-umpisa ng kanilang mga YouTube channel. Thank you for watching my loves and see you on my next videos. Bye! Thank you!